Sa Chapter 1059, nakita natin si Blackbeard na hinarap ang Amazon Lily, na may intensyon na patayin si Boa Hancock upang makuha ang Devil Fruit na Mara-Mara no Mi. Gayunpaman, ang mga intensyon ni Blackbeard ay hindi natuloy ayon sa plano, na pinilit siyang gumawa ng backup na plano. Kaya, sa video ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa labanan sa Amazon Lily sa pagitan ng mga babaeng Amazon ng Tribong Kuja at mga crew ni Blackbeard, kung paano ito nangyari, kung paano natapos ang digmaan, at kung ano ang magagawa ni Luffy sa mga aksyon ni Blackbeard kung malaman niya ang tungkol sa kanila. Kaya, aking mga kaibigan, nasaksihan natin ang pagsalakay ng mga Marines sa Amazon Lily sa Chapter 1059, at ang isla ay puno ng kaaway. Maging si Gloriosa ay nababahala dahil ito ang unang pagkakataon na matagumpay na nasa lekay ng sangkatauhan ang kanilang isla, na nagdulot ng kalituhan saan man sila magpunta. Alam ni Boa Hancock na sila ay nasa isla, dahil siya ay isang dating warlord, ngunit tumanggi siyang ibigay ang sarili sa mga lalaking ito dahil, siyempre, hindi siya papayagan ng kanyang pride na gawin iyon. Si Boa Hancock, gamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, ay ginawang bato ang mga lalaking lumalapit sa kanya, at habang ginagawa niya iyon, naalala niya ng kaunti ang tungkol kay Luffy, na nagnanais na pakasalan niya ito, na nagpapakita na hindi siya nag-aalala tungkol sa labanan na nangyayari laban sa mga Marines. Nang makita ng mga Marines na sila ay walang laban at dahado, ipinatawag nila ang kanilang mga bagong pacifista, ang mga Seraphim. Maliit na bata na ginawa mula kay King, isa sa mga crew ni Kaido, na hindi natin sigurado kung sila ay mga buhay na nilalang o robot. Bagamat hindi natin sigurado kung gaano karaming mga Seraphim ang umiiral, ang dalawang na replicated ay may malaking nakatangian, tulad ng Lunarion na may mapusyaw na buhok, maitim na kutis, itim na pakpak, at apoy sa likod. Gayunpaman, tila ibinabahagi nila ang ilan sa mga pisikal na katangian, kapangyarihan, at pamamaraan ng lumang warlord. Nasasaksihan natin ang isang maliit na Seraphim na may anyo na pambabae, na lumabas sa harap nina Marguerite at Sweet Pea, ngunit tumanggi silang atakihin ang batang ito sa mga kadahilan ng ibinunyag sa pagtatapos ng kabanata. Ang batang ito ay may kaparehong mukha tulad kay Boa Hancock, ngunit mayroon siyang ilang kakaibang katangian, tulad ng mga pakpak at apoy sa kanyang likod, pati na rin ang kakayahang maglabas ng laser mula sa kanyang mga kamay. Habang sinusubukan ng mga Marines na salakayin ang Amazon Lily, lumilitaw ang pirate crew ni Blackbeard sa gitna ng mga barkong pandigma ng Marine, at ginagamit ni Blackbeard ang kanyang girl no Mi upang magkaroon ng landas para mapunta siya sa Amazon Lily. Nang unang makarating si Blackbeard sa isla, ipinahayag niya ang kanyang layunin na makuha si Boa Hancock upang nakawin ang kanyang mga kakayahan, at hindi din niya hahayaang kunin siya ng mga Marines. Kaya't si Blackbeard ay gumagalaw palapit kay Boa Hancock ngunit pinigilan ng isang Seraphim na may espada. Pagkatapos ay nasaksihan natin si Kobe na pumasok sa gitna ng pakikibaka, tinawag ang pangalan ni Boa Hancock na sinasabing hindi siya lalaban sa kanya kung ibibigay lang niya ang sarili sa Marines, at nangangako na aalis ang mga Marines sa isla kung sasama lang siya nang hindi lumalaban. Gayunpaman, tinanggihan ni Boa Hancock ang alok na sinasabing ang pagtanggap ng anumang bagay na tulad nito ay magiging kabaliwan. Hindi niya susuportahan ang Marines o si Blackbeard dahil wala siyang iginagalang sa kanila at lalaban silang lahat kung kinakailangan. Ang eksena ay bumalik kay Blackbeard kung saan pinapanood natin ang pagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ni Blackbeard at ng Seraphim, at napansin niya na ang bata ay kahawig ng isang bata na bersyon ni Mihawk. Inatake ng bata si Blackbeard gamit ang kanyang espada, at bagaman ipinagtanggol ni Blackbeard ang kanyang sarili, hinati ng pag-atake ang isang malaking bundok sa isla sa kalahati. Dahil sa takot sa lakas ng batang ito, ginamit ni Blackbeard ang kanyang Yummy Yummy no Mi para sipsipin ang nasa paligid niya, lumikha ng black hole at matagumpay na natanggal ang Seraphim, na nagpapahintulot sa kanya na mas lumapit pa kay Boa Hancock. Susunod, nakita natin si Boa Hancock sa gitna ng isang labanan, umaatake ng slave arrow sa lahat ng direksyon sa malalapit na mga kalaban, na ginagawa silang lahat na bato. At hindi lang Marines, kundi maging ang ilan sa mga crew ni Blackbeard, ay naging bato. Nang si Boa Hancock ay handa ng maglunsad ng isa pang welga sa natitirang mga kalaban, lumitaw si Blackbeard sa kanyang harapan at hinawakan siya sa leeg, at sa gayon ay nanullify ang kanyang kapangyarihan habang ang lahat ay nanonood. Nagsimulang magsabi si Blackbeard na ginawa niyang bato ang ilan sa kanyang mga kasama, at aagawin na niya ang kanyang kapangyarihan.
Gayunpaman, tumugon si Boa Hancock na ang kapangyarihan ng Devil Fruit nga ay nakabatay sa pagiging kaakit-akit nito, at hindi epektibo sa mga individual na hindi nagtataglay ng gayong nakakaakit na kagandahan. Higit pa rito, kung papatayin siya ni Blackbeard, ang mga naging bato ay mananatiling bato na lang habang buhay. Kahit na ang susunod na gagamit ng Mara Mara Nomi ay hindi maalis ang pagiging bato nila na ginawa ni Boa Hancock. Sa pagbabago ng kurso, sinimula ni Blackbeard ang isang pag-uusap kay Kobe, na sinasabi sa kanya na ang pag-uusap na ito ay walang patutunguhan at tinutukoy siya bilang bayani ng Rockyport, isang insidente na naging kilala ni Kobe sa buong Marine Corps. Dahil sa kanyang opinyon, hindi sinasadyang tinulungan ni Kobe si Blackbeard sa pamamagitan ng pagbugbog sa pirata na si Akoko, na kilala rin bilang Wang Zi, sa pagkakataong ito. Ito ay nagbigay daan kay Kobe na makilala bilang isang bayani, at si Blackbeard na angkinan ang Pirate Island. Habang hawak pa rin si Boa Hancock, inutusan siya ng Blackbeard na ibalik ang normal sa isla, ngunit sumang-ayon lang si Boa Hancock kung aalis kaagad ang lahat ng mga pirata at marines sa isla. Ngunit si Blackbeard ay hindi nagtitiwala sa kanya, na sinasabing kung hahayaan niya siya, gagawin siyang bato ni Boa Hancock. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi kunin ang buhay ni Boa Hancock noon at doon dahil ayaw niyang may mas masahol pa na mangyari sa kanya o sa sino mang iba pa. Si Kobe, sa partikular, ay sumusubok na makialam, na sinasabing kung gagawin ito ni Blackbeard, marami pang buhay ang mawawala dahil hindi niya mailigtas ang mga ito mula sa petrification ni Boa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Blackbeard at planong patayin si Boa Hancock. Ngunit pagkatapos ay isang bagay na hindi inaasahang nangyari, si Rayleigh ay lumitaw sa gitna ng pakikibaka, handang makipaglaban para kay Boa Hancock, at sina Blackbeard at Kobe ay natakot sa kanyang presensya, wala kahit na ang drive upang ituloy ang kanilang mga ambisyon sa isla na iyon. Ginagamit ni Rayleigh ang kanyang haki habang hinuhugot ang kanyang espada, na naging dahilan upang mawala ng malay si Kobe at ang nasasakupan ni Blackbeard, at pagkatapos ay nakiusap kay Boa Hancock na ibalik sa normal ang lahat na sinasabi kay Blackbeard at Kobe na umalis sa isla nang walang ginagawang anumang mapanganib. Pagkatapos ay nasaksihan natin ang mga crew ni Blackbeard at ang mga marines na umaalis sa isla ng payapa. Ngunit pagkatapos ay napagtanto natin na si Rayleigh ay hindi nag-iisa sa isla, kasama niya si Shaku Yoko, na inihayag ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan bilang dating kapitan ng Kuja Pirates mula sa dalawang henerasyon bago. Pagkatapos ay sinimulang talakayin ni Boa Hancock Rayleigh, Gloriosa, Marigold, at Sander Sonia ang pangyayari. Inaangkin ni Marigold at Sander Sonia na nakakita sila ng isang bata na tulad ni Boa Hancock na may kaunting pagbabago lamang sa hitsura, tulad ng kulay ng buhok at balat, mga pakpak, at apoy. Nagtaglay din sila ng hindi kapani-pani walang endurance, pati na rin ang kakayahang umatake ng mga laser mula sa kanyang mga kamay. Gaya ng nakikita natin, mabilis na nangyari ang labanang ito, gayunpaman, nagdulot ito ng malaking pinsala sa isla ng kababaihan ng Amazon. Maaring mas nakapipinsali kung hindi dumating si Rayleigh sa eksaktong oras na kailangan siya, dahil kung hindi pa siya, napatay ni Blackbeard si Boa Hancock at nakuha rin ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, at kung kinuha niya ito para sa kanyang sarili o ibinigay ito sa isa sa kanyang mga tripulante, ito ay isang ganap na mapangwasak na bagay para sa kanya na kunin. Ngunit isang bagay na mahalaga sa episode na ito ay ang pagdukot kay Garp na naibroadcast sa buong mundo. Kaya, maya-maya, malalaman ni Luffy at ng Straw Hats na si Garp ay kinidnap ng mga crew ni Blackbeard. Kaya, bilang karagdagan sa pag-alam sa kapalaran ni Garp, o hindi bababa sa kung ano ang nangyari kay Garp, maririnig ni Luffy ang tungkol sa ginawa ng Blackbeard sa isla ni Boa Hancock at ang kanyang sariling pagtatangka na patayin siya, na lalong magpapagalit kay Luffy. Not to mention na may hinanakit na siya sa Blackbeard para sa kapatid niyang si Ace. Kaya ngayon ay magiging mas mahalaga para sa kanya na lumabas at talunin si Blackbeard dahil maaaring nasa matinding panganib si Garp. At hindi lang si Luffy ang nag-aalala tungkol kay Garp, gayon din ang mga Marines. At nangangahulugan ito na si Blackbeard ay gumagawa ng maraming mga kaaway dahil mayroon siyang Straw Hats, ang Marines, at ngayon ang Kuja Pirates na lahat ay aatake kay Blackbeard ng walang pag-aalinlangan, dahil nagdudulot siya ng ilang malubhang problema para sa lahat ng tatlong grupong ito, at lumilitaw na nagiging mas magulong puwersa sa mundo. At hindi natin alam kung ano ang kanyang intensyon kay Garp, ngunit hindi ito maaaring maging maganda. Ang paggamit ng Garp bilang pain ay isang napakalinaw na pangyayari.
Maaring subukan ni Blackbeard na i-convert siya at gawin siyang isang miyembro ng kanyang crew, ngunit hindi ito tatanggapin ni Garp. Gayunpaman, siya ay magiging isang mahusay na pang-akit upang magdala ng mga partikular na marines o pirata sa kanyang lupain kung saan siya ay may advantage. Ang unang taong pumasok sa isip bilang isang taong gustong akitin ni Blackbeard ay si Luffy, dahil maaaring alam niya na magkaugnay sina Garp at Luffy. Kung matuklasan ni Blackbeard ang kinaroroonan ni Luffy, maaaring madali siyang maingganyo. Hindi ito magiging mahirap para kay Blackbeard na gawin, dahil tila naghahanap siya ng kapangyarihan ng ibang Devil Fruit. Kaya, sa mga hinaharap na misyon, maaaring nasa isip ni Blackbeard ang ilang mga pirata kung kanino kukuha ng mga kakayahan. Isa sa mga taong ito, syempre, ay si Boa Hancock dahil sa kanyang kakayahang wasakin ang mga sundalo at lipulin ang anumang bilang ng mga kalaban sa isang kisap mata. Ngunit, pagkatapos ng awakening at marahil ang kaalaman na nagsisimula ng mapunta sa buong mundo, si Blackbeard ay maaring naglalayong agawin ang kapangyarihan ni Luffy ngayon, alam kung gaano kalakas ang kanyang Devil Fruit. Pagkatapos ng lahat, nagawa nitong madaig ni Luffy ang isa sa mga pinakadakilang Yonko sa lahat ng panahon. Ngayon, naghahanap si Blackbeard para sa kanyang sarili ng iba't ibang Devil Fruits dahil marami ng chismis tungkol sa pagpunta niya sa tatlong Devil Fruits, at maaaring naghahanap siya ng Zone Devil Fruit dahil mayroon na siyang pinakamalakas na Paramecia at Logia sa mundo. Ngunit maaaring hinahabol din niya ang kanyang mga tauhan upang bigyan sila ng mga kamanghamanghang kakayahan upang maakit ang pinakamalakas at nakamamatay na mga pirata sa mundo ng One Piece. Ngunit sa pag-iipon niya ng mga kapangyarihan, unti-unti itong makikita sa buong mundo, at si Blackbeard ay maaaring maging sentro ng mahusay na labanang ito na alam nating gagawin sa huling alamat ng One Piece, isang labanan na maaaring hinihintay ni Blackbeard, naglalaro ng mahabang laro at minamanipula ang lahat ng mga piraso upang sa wakas ay magkita ito sa isang lugar. At isang pagtatalo na maaaring gumana sa kanyang kalamangan dahil ang kanyang mga kalaban ay nakikipaglaban sa isa't isa, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang tagumpay. Ang kakilakilabot na konseptong ito ay gagawing makakamit ang kanyang mga ambisyon, syempre, hanggang sa mahanap ni Blackbeard ang malaking kayamanan ng One Piece at makuha ang napakalawak at mahiwagang kapangyarihan na taglay ng kayamanan na ito, na ginagawang si Blackbeard ang hari ng mga pirata. Ngunit, sa nakasaad doon, ano ang iyong mga iniisip, aking mga kaibigan? Naniniwala ka bang si Blackbeard ay naglalayon para sa tatlong Devil Fruits? At sa tingin mo ba ay naghahanap siya ng isang Zone Devil Fruit? Naniniwala ba kayo na ang kanyang mahabang laro ay nagsasangkot ng Epoch Showdown sa pagtatapos ng ating kwento? Sabihin sa amin kung ano ang iyong iniisip sa comment section sa ibaba.